Napansin mo na rin ba ang damong ito sa inyong bakuran? Halamang damo na mayroong medyo maitim at mapupulang mga dahon, gumagapang at mayroong mga mahabang mapuputing bulaklak. Kung nakita mo na nga ito, ay halika, dahil ang halamang ito pala ay makakain mo pa. Ang halamang tinatawag na kalikuplan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating isa-isahin ang mga pakinabang, gamit at kahalagahan ng simpleng damong ito na makikita mo nga lamang kung saan-saan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell, at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ito ang damo o halamang damo na kung tawagin ng ilan ay kalikoplan. Kilala rin ito sa iba pang katawagan katulad ng parrot leaf, Baptist plant, border plant, Jacob's coat, shufli, at alternantera betsikiana bilang scientific name. Ang halamang ito rin ay kadalasang makikitang tumutubo sa mga bakanting lote, sa gilid ng kalsada at sa gilid ng mga kailugan. Gumagapang din ito ng bahagya at mayroong mga maitim at medyo mapupula o lilang mga dahon at mga puting bulaklak na ani mo nga ay mga spike. Kilala lamang ang damong ito bilang lunas sa pagkakaroon ng mga landslide dahil sa mayaman nitong root system na nakatutulong nga upang maiwasan ang pagguho ng lupa. Itinatanim din ito ng ilan bilang edging plant at bilang pantaboy na rin sa mga langgam sa hardin. Subalit maliban pa dito ay hindi natin batid at alam na napakarami pa pala nitong pakinabang. Ang kalikoplant o alternantera betsikiana ay isang tradisyonal na gamit at panlunas sa mayroong anemia. Ito rin ay gamit sa pagpapagaling ng arthritis, gastrointestinal distress, at upang maiwasan ang pananakit ng puson ng mga kababaihan tuwing may buwan ng dalaw. Pinapaayos din ito ang daloy ng ating dugo sa katawan at upang makaiwas sa pagkakaroon ng demensya. Dinudurog naman ang mga dahon nito at isang mabisang lunas at pantapal sa kagat ng mga ahas. At kung kayo naman ay anemic, iniluluto din ito bilang gulay upang mapaganda nga ang lagay ng dugo. Napaka-importante rin ang halamang ito sa kusina sa ibang lugar dahil ginagawang salad ang dahon nito o ang lambot o murang dahon nito na maaari mo ngang makain, lutuman o hilaw. O hindi ba't kapaki-pakinabang pala ang halamang damong ito? Nagkalat lamang sa parang ay marami palang pwedeng pagkagamitan. Maaari mo rin gawing halamang display sa bahay at napakaraming pwedeng pagkagamitan. Ikaw, nakita mo na rin ba ang damong ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.